Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Ito nga pala ang Coffee Box Saipat. Kakain muna kami. Andito si Maylisa. Yan na, May. Kakain tayo. Ang ginawa namin, nag-harvest kami ng pichay. May ikikwento ako sa inyo tungkol sa pichay namin ngayon. Ito, kain muna tayo. Kahit ganito yung ano. Wow. Nadakop. Sain. Nahuli ko na. Madala ko tayo digding rabbit, 10 atamanon mi. Atamanon mi, puta. Kailan siya gumpin ng ibot na? Ayan po ang ulam namin. Buhay probinsya, tiyaga-tiyaga kami sa pritong isda. Pritong isda at sa kapi. Day na isa. Isa lang. Day. Pag-agul yan, gano'n kayo? Mahanap ka dyan, tatatawang tang liga. Sorry. Pag-agit. Yan ang marang sabiya. Ay, na. Ngayon dyan, tawang tang 200. Thank you. Uy, guys, pag kami ng kundan. Sa inyo. Guys, pag kami ng Tawang ka ng mga akin, kaya? Mga itataba ni Haro. Huwag kang magluto, Garo. Sagad na lang. Nag-iniwang. Sagad ang pakaniwang. Mayong agom. Abong mag-agom? Iyo.
po, pauwi na si Maylisa. Sige, mag-harvest ka ng anong kundi pa. Pakita ko sa inyo yung ano na resulta ng pitsaya namin sa sobrang ulan. Halos unang tatlong araw. Tapos sumunod naman, pahinga ng dalawang araw, sunod tatlong araw uli. Naku, sulog yung pitsay ko. Okay lang yan. Meron pa naman later ha. Saka yung iba nagbabalik sa dati, parang nag-green uli. Ayan, tingnan mo. Ayan po ang nangyari sa pitsay ko na ilang araw na maulan. Nasunog po. Pero yung dyan, kasi yung nasunog ko ay halos tatlong plat lang naman. Pero may nakukuha pa kami. Kasi nagbabalik sila sa pagka-green eh. Yung iba, tuloy na talaga yung pagkasunog. Yung iba, buhay pa. Kaya di namin muna tinatanggal yung iba. Ayan po nung nangyari. Yung sunod-sunod na mga ganyan pala ang ano, resulta ng pitsay kapag ano sa ulan. Hindi kinaya yung ulan, sobrang dami or malakas yung ulan. Walang ilang araw eh. Sunog pala talaga yan. Pero okay lang. Dahil hindi naman naubos eh. Ayun, green na green pa yung iba. Kaya lang, yung party dyan may mga sunog din. Parang lanta din yung iba. Gagawin ko ngayon, mag-split tayo ng lanit para sa uod kasi yung sunod-sunod na ulan, hindi tayo makapag-spray, ayun. Linapo na ng uod. Kaya pa natin yan. Buti, napapasalamat ako kasi kahit maliliit yung pitsay natin or na ano sa ulan, mahal po yung pitsay dito sa amin. 80 po yung binta namin. Pero sa tindahan lang namin binibinta. Kung sa palengke daw ay 65 yung wholesale. Dito sa tindahan namin sa bahay lang ay 8 ang binda namin. Kaya bawi pa naman tayo. Ngayon ang dadalhin ko siguro mga 20 kilos. 20 kilos yung harvesting namin ngayon. Tapos ang gagawin ko ay mag-spray tayo para gumanda pa yung iba. Kasi malaki pa to eh. Sobrang lawak pa. Parang di pa nababawasan, kunti pa lang nababawas namin. Kaya kahit araw-araw kami nag-harvest, meron eh. Okay lang yan, nandito si Bitoy. Bitoy, shout out! Iyan, labas lahat ng ngipin. Iyan talaga si Bitoy. Ayan si Rolly. Rolly, shout out li. Ito yung aming ampalaya. Buti yung ampalaya namin, di na ano ng ulan. Laban talaga yung ampalaya sa ulan eh. Pero pagdating sa ampalaya, babawasan na namin ang ano. Ipapruning namin ito, sayang yung abono ko, baka maubos lang nila. Kailangan taas muna, pataasin muna namin yung ampalaya namin. Kasi marami nang ipapruning. Oh. Ayan. Ipapruning natin yan, Le. Pag sayang ito, pwede pa to sa munggo natin. Dalhin namin ngayon. Pag hindi na benta, edi tayo ang luluto. Kasi marami to eh. Dami ko nakikita ang pwedeng i-prune. Buti hindi na putol oh. Lito muna Leo. Tali mo muna. Kailangan yung tali to. Sobrang taba. Ang ganda ng ano, ang palaya ko ngayon. Sobrang tataba. Huwag mong pagkahigpitan ah. Ayan si Rolly. Tinatalian niya yung ampalaya kasi walang makapitan yung ampalaya ko. Di mo talian kasi li. Yung ano, mahaba na ano. Talian mo ng paganito. Yung parang ganyan sa ginawa ko. Ayan. Uy, huwag sobrang higpit. Maluwang lang. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Ito pa. Dito marami. Yung iba okay na. Nasa palapalan niya yung ano. Ampalaya namin. Tapos yung ginawa ko dito sa ampalayahan namin, yung gitna niya ay mayroong labuyo or Taiwanese sili. Ayan. Green na green siya eh. Naka ano siya ng ano ng pataba sa ampalaya. Nakikishare.
bawat gitna mayroon kaming dalawa na ilinagay. Tingnan natin kung magiging successful itong ating tanim. Ampalaya with labuyo sa ilalim. Mataba na po yung nauna. Isama ko to sa pag-spray ngayon ng lanit. Yan, ganyan le. Yan. Lagyan mo lahat ito. Sige, tali mo lang dyan sana. Ito. Meron kaming tali dito eh. Putulin mo. Putulin mo dyan, tapos tali mo dito. Tapos kabila na naman. Yan. Ganyan po. Yan, tali mo dyan. Hirahigpitan mo man. Tapos, tali mo pa dito. Yun. Para humangin man, meron siyang kakapitan. O, lagyan mo lahat yan. Ano? Mag-harvest pa kami ng pinche ni Pitoy. Tasig din naman. Oo, oh, yun. Ipit-ipit yan. Oo, oh, ipit-ipit. Tapos ito pa, dito pa, sa taas nito. Lahat? Ang dami niyang tali. Sige, lagyan mo lang ng lagyan. Di tali mo na dito. Huwag mo nang i-ano. Okay. Yan lang po. Masaya pag nakikita ang tanim ganito. Ewan ko, kahit sabi ng asawa ko, walang kita daw. Okay lang, basta masaya. Nakita mo lang ang tanim mo nagiging success. Or nabubuhay siya, na matataba, lulusog. Kasi hindi naman lahat na sisira eh. Ito lang pichay. Siyempre, sa pagtatanim, may pagsubok tayo niyan. Hindi lang sa araw na ito, hindi tayo papalarin. May mga araw din na papalarin tayo niyan. Okay, o sige. Harvest muna kami. Meron pa kaming isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga pito pang garden na maganda pa yung pagkaka-pitsay niya. Kailangan lang i-spray ngayon kasi alam nyo naman, inuud na. Sayang. Baka tumagal tong mahal na pitsay. 8 ang kilo. Magdala ka lang ng 10. Bawi mo na yung buto eh, yung seedlings na binili natin. Ayan, kahapon may dala akong 5 kilos, ubos. Ngayon, 20 kilos siguro madadala ko. Dalawang balot kasi hindi ako mag-habis ng ilang araw kasi sprayin ko muna ng lanit sa uod. Papahingahan natin ng harvest para sa susunod, matataba na siya. Okay, maraming salamat. Ito nga pala ang Copy Bonsai Pot Vlog. Ayan. Ayan si Bitoy, oh, tingnan mo. Simula kanina hanggang ngayon naliligo dyan sa loob ng drum. Masarap daw maligo kasi maano daw, maligam-gam. Tingnan mo po yung nakuha namin sa Ampalaya. Sobrang dami. Ayan. May pang ulam na kami. Ulam sa munggo. Ayan. Si Rolly nagdidilig. Dinilig niya yung Ampalaya. Bigyan mo pa si Bitoy, ta. Bigyan mo pa si Bitoy. Eh, maraming salamat po. Ay, naglalaro yung kalabaw. Ay, yung baka. Naglalaro. Naglalaro siya eh. Patalon-talon siya eh. Nakakain siya ng masarap na damo. Ayan. Buti nakapag-spray ako ngayon ng sa uod. Pagkatapos ng malakas na ulan, uod naman yung ating kalaban. Ganyan talaga sa pitsayan. Madaling dapuan ang uod. Sa naparbisin pa tayo nitong pitsay na to. Sa tingin ko, meron pa. Kasi maganda pa naman yung ibang daan. Eh. Yung iba lang yung nasira, yung nasa nauna. Tatlong plat yung nasira namin. Meron pa kami 6. Kasi yung iba nito may sira din. Kaya mga 6 na plat din. May makuha pa tayo di mas mabuti. Ayan, green na green pa naman yan. Kaya alam, may mga butas-butas pa ilan-ilan. Pero doon talaga sa unang sunog na sunog talaga. Grabe. Kala ko nga naubos eh. Okay, talagang may biyaya sa atin ng Diyos. Pray lang tayo sa ating mga tanim kasi tayo nagpuporsige para sa pagpaparmer. Talagang mahirap pero napakasarap. Katulong sa kapwa.
Ayan, oh. Yung ibang din nagtatanim, gagawin natin para makapagtanim tayo. Sana maging ano to sa kanila, kahit sa bahay pwede ka magtanim. Mas maganda nga sa bahay eh. Mas maraming bunga na kukuha. Mas yung pitsay, isang puno, ilang beses mo haharbisan eh. Huwag mo lang puputulin yung pinakang ugat niya. Kukuha lang, kuha ka lang ng mga ano niya, yung mga dahon niya. Naku, matagal mo bago magamit. Matagal mong gagamitin pala yung kanyang puno. Kasi dahon lang ng dahon yan. Di syempre, harvest ka rin lang naman ng harvest. Maraming nagbablog ng ganyan eh. Sa bahay lang, mga rooftop, rooftop gardening, yung may mga backyard, ganun. Kaya napakaganda kapag meron ka ganyan. Ito malawak to, pero hindi ko kayang taniman lahat. Ayun. Tapos tayo sa budget, alam nyo naman, pagpa-farming, malaki ang puhunan talaga. Okay, maraming salamat sa ating lahat, sa mga nagsusuporta sa akin, maraming salamat. Shoutout nga pala kay TVNG Red Channel, Manoy, salamat. Kay Lakas Negros TV, maraming salamat, Idol. Kay Lulim Vlog, kay OMB Vlogger, kay Chang Pig Farm. Naaliw ako sa kalabaw na isa, bakang ito naglalaro siya. Siguro busog na busog ito. Shoutout nga pala sa mga kapwa ko vlogger dyan. Kalpo TV, kay Limski TV Official. Shoutout sa inyo. Yung mga hindi ko dyan na shoutout, sa susunod, shoutout ko kayo lahat. Alam kong gusto nyo may shoutout din. Dito masyado tayong busy. Kasi parating na naman yung New Year. Medyo maganda-ganda yung bintahan sa palengke. Titinda pa tayo. Kaya yung oras ko halos kalahati lang dito, tapos kalahati sa market. Talagang mahirap mag-farming kapag hindi po mapupokusan. Buti nandito si Rolly. Hindi umaangal, basta may pagkain lang. Okay, Rolly, salamat. God bless sa iyo. Talagang umahanga ako sa iyong katapatan. Inaalagaan niyo yung mga tanim namin. Pinapakita niya na ano. Hindi niya pinapabayaan na maraming damo. Talagang tinatanggalan niya. Yun nga lang, di pa niya alam kung paano maglagay ng abono at saka mag-spray. Kaya hindi ko pa siya maiwanan ng mga ganyan. Ako pa rin, pero ako first time ko din. Hindi ko rin alam kung pasunod-sunod. Kaya pinag-aaralan ko rin. Malay mo, tumagal tayo sa pagpaparming. Sayang natin lupang ito. Lupa ng lulo ko, lawak eh. Maraming dapat tamnan. Pero pag natamnan mo to, sagana ka siguro sa gulay or ano man na prutas. Kasi sobrang lawak. Nakakapanghinayang. Kapag nabahayan na to, wala na. Kapag inati-hati na to ng mga kapatid ng papa ko, wala na. Hindi na natin niya mapagtatamnan. Ngayong free pa, pwede pa ito. Okay. God bless sa ating lahat. Thanks. Thank you, Lord. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Mga manonood kong taga-subaybay na aking vlog, maraming salamat. At mga kapwa ko vlogger, thank you sa buong suporta nyo. Ayun si Botoy. Galing talaga ni Botoy, tingnan mo. May kukunin yan doon kasi yung ay itak na iwan niya. Kahit nakapaligo na yan, babalikan niya pa rin. Ayun o. Naiwan niya yung itak. Ayun, hindi niya talaga papabayan, hindi niya makuha. Saan na ba yung itak? Saan ewan niya doon? Very good talaga si Bito. Ayun. Kuhanin niya na. Ayun na. Kasi siya may gawa niyan eh, kaya alam niya. Galing, hindi niya hinayaan na hindi makuha. O, ingat dyan. Ayan, napakahirap talaga kapag bagong vlogger ka lang. Sana supportan nyo rin ang aking YouTube channel. Ito nga pala ang Copy Bonsai Pot Vlog. Ano yun, yung tawag doon, baguhang vlogger.
Ibig sabihin, nag-umpisa pa lang tayo, sobrang hirap maging vlogger pala. Mahirap nang magpundar ng mga gamit. Gamit sa pagpaparming, napakahirap. Kahit may magagamit yung papa ka noon, ngayon di ko na magamit yun kasi luma na. Kasi matagal silang nagfarm. Le, okay na yan Le, huwag mong anuhin Le. Sayangin yung tubig dyan. Damo lang yung dinidiligan mo dyan. Okay na yan, okay na yan. Yung upo huwag muna kasi in-spray ko yan. Oo, na ano ako dyan, natisod ako eh. Okay na yan Le, dito muna yung ano, tubig sa loob ng ano. Yan, maraming salamat guys. Sana mapanood nyo naman ang aking mga vlog at suportahan nyo naman. Sana maging successful itong pagiging farmer natin dito sa aming bukid. Okay. Ayan tayo, magkakape na tayo. Tapos uwi na kasi yung pichay may habol natin ngayong hapon para may benta. Okay. Thank you Lord.